Good day mga ka-sports natin dyan. NX lead Camelons, isa nga sa mga team ngayon na bago nasasabak na sa PBL sa paparating na Oktobre. Kung saan nga mga ka-sports natin dyan, grabe nga ang pasuspense ng nasabi natin. Bagong team ngayon, nakalahok nga sa PBL All Filipinos Conference ang NX League, kung saan nga mga ka-sports ay pinangalanan na nga nila ang kanilang first six. At mga ka-sports, malakas rin ang nasabi natin mga players nga ng Camelons. Ngayon mga ka-sports natin dyan, ating kikilatisin at susuriin kung papalag ba talaga ang nasabi nating first six nga ng NX lead Camelons sa paparating na PBL. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, may laban kaya sila? Dahil itong ipapakita natin ay phase 1 pa lang to na lineups, dahil nga marami pang papasok sa NX lead. So yan nga mga ka-sports natin dyan, atin na nga ang titingnan ang kanilang mga players na manggugulat nga sa PBL All Filipinos Conference. Pero bago ang lahat mga ka-sports, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan i-like, i-share ang ating video at mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na, watch this. Drop it! First six ng NX lead Camelon, narito na nga sa PBL. At syempre, maganda to para sa mga fans nga ng ating mga taga Akari Chargers, dahil alam naman natin ang karamihan dito ay ibinabangkulang at natetengga lang ang kanilang kagalingan. Pero ngayon, meron na silang papatunayan dahil ang mga dating ang bench ay sasabak na sila sa first six. Sino-sino ito mga ka-sports natin dyan? Narito na nga ang first six na malupitan na hahampas na nga sa PBL. At handa na nga raw silang makipagbrazuhan. Unahin na natin ang ating napakagaling na libero, walang iba kundi ang ating Danny Ravenna. Alam natin mga ka-sports natin dyan na noon pa man ng panahon niya sa collegiate ay palaban talaga itong si Danny Ravenna. Matatandaan nga natin noon na madalas nga siyang i-bash dahil sinasabi lang na malakas ito sa pamunuan nga ng volleyball sports, kung kaya nga nakapasok ito. Pero may angking kagalingan talaga siya sapagkat nga nag-champion siya ng panahon niya sa collegiate, kung saan nga nagkaroon din siya ng gold medal. At syempre mga ka-sports, dito naman ngayon ay may papatunayan nga muli ang ating Danny Ravenna sa bago nga na team na sister company nga ng nasabi nating Akari, ang NX lead Camelon. Titingnan natin kung uubra pa ba ang angking kagalingan ngayon ng ating Danny Ravenna, sapagkat nga alam naman natin na palaban rin ito pagdating sa loob ng court. Good luck na lang sa bagong team nga ni Danny Ravenna. Pangalawa mga ka-sports, syempre kung may libero, pumunta naman tayo ngayon sa setter. Walang iba kundi ang fresh na fresh at napakagaling rin at may napatunayan na sa UAAP career niya, walang iba kundi ang ating nag-iisang Camille Cal. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na kapag porsyentuhan ay magaling talaga itong si Camille Cal, at ayon nga sa pamunuan nga ng NX lead Camelons ay malaki ang kanilang tiwala kay Camille Cal. Ayon nga sa kanila, I want to be that Camille Cal na maaasahan ng team kapag nagkakagipitan na sa court. I want to be that Camille Cal na pinagkakatiwalaan. So yan nga po mga ka-sports natin dyan, malaki talaga ang kanilang tiwala sa ating Camille Cal, at aasahan natin na bibigyan tayo ng magandang set ni Camille para nga makipagpukpukan sila sa kanilang mga makakalaban, dahil syempre nakasalala ito sa setter at sa libero. Ang magandang play nga ay magmumula muna sa libero at pagkatapos sa set nga ng ating Camille Cal. At syempre kung may setter tayo at meron na nga tayong libero, narito naman ang susunod natin, walang iba kundi ang ating opposite spikers na si Camille Victoria.
Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na noon pa man sa kanyang collegiate career ay napakagaling na at very effective nga bilang opposite hitter ang ating Victoria. At dito nga mga ka-sports natin dyan sa NX Lead Camelons ay muli na naman siyang panibagong hamon ang kanyang kakaharapin. Kung noon nga mga ka-sports natin dyan ay medyo nabangko nga siya o na-bench sa Akari Chargers, dito sa NX Lead Camelons ay kasama nga siya sa first six lineups dahil sayang nga talaga ng kanyang angking kagalingan kung ibabangko lang siya. At syempre si Camille Victoria ay meron talagang height. Kaya ito ang kinakailangan talaga ng NX Lead Camelons na maging opposite hitter pagdating nga sa kanilang first six. At syempre kung malasin naman ang ating Cams Victoria, no problem yan. Dahil meron pa silang reserva na si Laika Ebon. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na noon pa man ang panahon niya rin sa collegiate ang ating Laika Ebon noon sa FEU ay palaban talaga ito na player. Kung kaya nga mga ka-sports, dito ay napabilang nga siya sa NX Lead Camelons at siya nga ang kasab ng ating Camille Victoria. At maganda to dahil dito may papamalas na muli ng ating Ebon ang kanyang kagalingan dahil noon nga nang nasa Akari rin siya ay nasa bench siya. Pero ngayon dito sa NX Lead ay makikipagbrasuhan na nga rin ang ating Laika Ebon. Good luck na rin sa ating Laika Ebon at masaya ako dahil nga narito na siya sa kanyang bagong team na NX Lead at mapapakita niya na muli ang kanyang angking kagalingan. At dumako naman tayo ngayon sa pagiging outside spikers. Walang iba kundi ang ating napakagaling rin na si Jomar Aguinot. Si Jomar Aguinot, mga ka-sports natin dyan, ay kasama rin sa first six dito sa NX Lead Camelons. At pangungunahan yan ng ating napakagaling na si Maraginot. Alam naman natin noon, mga ka-sports natin dyan, ay tinatawag na nga siya noon na Error Queen. Pero masaya tayo sa pamunuan rin ng Akari at ng NX Lead Camelons sapagkat nga binigyan pa rin ng pagkakataon ang ating Jomar Aguinot para nga may mapatunayan sa loob ng court. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na noon kasi ay dumaan siya sa kanyang injury ng kanyang collegiate time kung kaya nga hindi pa bumalik ang kanyang dating angking kagalingan. Pero sa kanyang mga nakaraang laban niya sa Akari, kitang-kita naman natin na medyo gumaling na talaga itong si Joanna Maraginot. Aabangan na lang natin siya sa kanyang laban sa Oktubre at titingnan natin kung talagang may angking kagalingan pa itong si Maraginot. Good luck na lang sa ating Jomar Aguinot. At syempre, makakatuwang niya rin dito mga ka-sports natin dyan ang ating napakaganda rin at magaling na outside hitter or outside spikers, walang iba kundi si Kyra Permintilia. Well, mga ka-sports, ang ating Permintilia naman, kung pag-uusapan sa kanyang posisyon bilang outside spikers, masasabi ko naman na medyo palaban naman siya mga ka-sports natin dyan. Hindi man ganon siya ka-superstar pagdating sa larangan ng volleyball, pero meron din siyang ibubuga. At alam naman natin mga ka-sports na sabik na rin itong si Permintilia na makapasok nga sa first six dahil madalas nga siyang ibang kuno nang nasa Akari siya. Pero dito sa NX Lead ay matutupad na nga ang kanyang pangarap sa first six dahil sure na sure tayo na ibababad nga to ng mga coaches dito para nga bigyan muli ang ating Permintilia ng spot pagdating sa first six. At dumako naman tayo ngayon sa pagiging middle blocker. Walang iba ang matangkad nga na si Rich Makaslang. Alam natin mga ka-sports natin dyan na noon pa man ang ating Rich Makaslang ay palaban pagdating sa loob ng court at masayahin nga siya kapag nakaka-score. At isa to sa magiging factor mga ka-sports sa pagiging masayahin nga sa loob ng court ng ating Makaslang ang magdadala nga sa kanilang team at maangas rin to pagdating nga sa loob ng court. Kaya taasahan talaga natin ang pagiging masayahin at pagiging maangas nga ng ating Rich Makaslang dahil nga sa kanyang angking tangkad or height na 6-footer ay talagang masasabi natin na bagay siya sa kanyang posisyon bilang middle blocker. At counting push pa at kapag gumaling ito, masasabi rin natin na talagang kakatakutan na rin to si Makaslang dahil nga sa kanyang angking tangkad ay pag na-develop pa ang kanyang kagalingan ay humanda na talaga kayo kay Critch. So sa kanilang page nga mga ka-sports ay isa pa lang na middle blocker ang kanilang inilalabas. Ito pa lang si Makaslang. Kaya hintay-hintayin pa natin ang kanilang update kung sino pa ang makakasama nga ng ating Rich Makaslang bilang middle blocker nga na posisyon.
Sapagkat tulad ng sabi ko, phase 1 pa lang ang kanilang nilabas. Meron pa nga silang mga susunod pang pasabog na mga malalakas nga na mga players na talagang kakabog talaga at manggugulat nga sa paparating na All Filipinos Conference sa PBL. Pero ang ating Danny Ravena, meron na nga siyang kasab. Walang iba kundi ang ating Rachel Jorvina bilang libero. So yan nga po mga ka-sports, inyo nang nakilala ang lahat nga natin na mga magagaling na mga bagong players dito sa NX Lead, ang kanilang ang bagong yugto, ang kanilang laban sa PBL. Sa tingin nyo, makakasama na ka sila or makakapasok kaya sila sa Final Four agad at swertihin agad sila dito sa PBL? Kung sa tingin nyo ay talagang makikipagpukpukan sila at makikipagsabayan sa mga veterana na sa PBL, comment naman kayo sa baba para sa inyong reaksyon.